Isang pinagbibintangang miyembro ng Maute ang hawak ngayon ng pulisya sa Iligan City. Pero giit na suspect hindi siya terorista. Mula sa Iligan City, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar. Yes, Maris, mga sandaling ito ay hawak nga ng Iligan Police ang isang pinaniniwalaan o pinagsususpetsa ang miyembro ng Maute. Matapos ng maharang dito sa kinalagyan nating checkpoint bago pumasok ng Iligan City. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa sila ng checkpoint kahapon nang maispatan nila itong suspect na nakasakay sa isang pampublikong sasakyan. No? Agad sila nagsuspetsa nang makakita nilang may sugat ito o may tama ng bala sa kanyang kanang paa. At nang tanungin nila ay pabago-bago raw ang binibigay nitong paliwanag dahilan para magduda sila. Ang unang paliwanag daw ng suspect ay tinamaan siya ng bala sa crossfire sa Marawi. Kaya agad siyang hinold ng mga pulis, no? At kasalukuyang iniimbisigahan. Nakausap natin yung suspect, no? At sa kondisyon na huwag daw natin ipapakita ang kanyang muka. Iginiit niya na hindi raw siya miyembro ng ISIS. At ang totoo raw niyan ay aksidente lang siya tinamaan ng bala sa paa nang nilalaro niya yung baril ng kanyang tsuhin. At kaya lang naman daw niya sinabi na siya ay tinamaan ng bala sa crossfire sa Marawi ay dahil yun daw ang pinayo ng kanyang mga kapwa-pasero nang sila isa sa ilalim na o dadaan na sa checkpoint. Marisa, mga sandaling ito ay nanatiling mahigpit ang pagbabantay dito nga sa ipinapatupad na checkpoint dito sa lugar, no? Iniinspeksyong maigi yung mga sasakyan dumaraan at yung mga pasero ay pinabababa para nga pumila at sumailalim ulit sa inspeksyon. Dito naman sa gilid at tinitinan dyan yung kanilang mga gamit at tinitinan yung bawat isa kung may mga ID. At yung mga walang ID ay hinuhold muna, Maris, for verification. Maris? Oscar, yung mga ganito bang insidente gaya ng binalita mo, no, na kahina-hinala, marami ka na rin bang mga nakikita ng mga ganyang mga insidente bilang bahagi nung ipinatutupad na martial law dyan sa lugar? Kasi parang bahagi nga nito yung pagsususpinde sa writ of habeas corpus at kumbaga kahit na walang arrest warrant at kahina-hinala lang yung isang suspect o isang tao, pwede na siyang damputin. Well, Maris, yung pag-hold, no, sa tao dahil wala siyang identification ay nasaksiyan na natin yan. Ano? Kanina lang actually, isang lalaki ang pansamantalang hinold ng mga otoridad dahil nga wala siyang maipresentang ID. Hinold muna siya sa tabi hanggat makapagpresenta siya ng mga pagkakilanlan at nung nakapagpatunay naman na siya, isang trabahador ng isang kumpanya at hindi pa lang siya nai-issuean ng ID dahil bago pa lamang siya, ay pinalaya rin naman siya ng mga otoridad. Yun ay pinakanakikita nating pag-practice nung pinapatupad ng martial law, yung pag-hold sa mga tao pag nakikita nilang actually hindi mga kadudo-dudo ay walang ID para matiyak nila talaga yung pagkakilanlan o pagkatao nung dumadaan dito sa checkpoint, Maris. Pero in the meantime, tungkol dito dun sa naaresto nga at hinuhold ngayon ng mga otoridad, ano pa yung mga hakbang na kanila nga isinasagawa to really identify this person? Kasi base nga dun sa ibinalita mo, kahina-hinala at nag-iiba-iba yung kanyang kwento. So, meron na ba silang tinitignan ngayon na listahan ng mga posibleng miyembro ng mga terrorist group dyan sa lugar na yan na pwedeng siya'y kabilang doon o posibleng sympathizer ng naturang grupo, Oscar? Yes, Marisa, pansin natin, no, dito sa kinalagyan nating checkpoint, yung mga pulis may mga hawak na litrato yan, no, nung anila yung mga miyembro ng bandido. At dito, ito yung ginagawa nilang reference, no, para ma-compare yung mukha ng tao kung ito ba ay familiar o kung may kamukha siya dun sa mga litratong yun. Ayon naman sa mga pulis, nung kanilang inisyal na pagsisiyasat dun sa pinaghihinalaan nilang miyembro ng Maute, ay wala naman sila nakikitang kamukha nito dun sa mga litratong nakapaskil
dito sa checkpoint, yung mga litratong hawak nila. No? Ganun pa man ay hindi raw sila nagpapakasiguro. As of the meantime, Maris, ang alam natin ay nagsasagawa sila ng background check doon sa tao kung talagang yung lugar na sinasabi niyang pinanggalingan niya, itaga doon talaga siya. At kung yung mga sinasabi niyang pagkatao niya, ay yun talaga siya. So, background check nila yung tao para matukoy once and for all kung totoo ba yung sinasabi niya, at least doon sa pagkakilan lang pa lang niya. Now, ang second nilang sisiya sa atin dyan ay yung pangyayari, no? Yung dahilan ng tama ng bala niya sa paano, kung ito ba ay tutugma doon sa kanyang mga kwento na siya nga ay tinamaan ng bala sa kanilang lugar at yung baril na ginamit niya ay baril ng tsuhin niya at ito ay aksidente lamang. So as of the moment, yan pa lang yung nalalaman natin, Maris, na ginagawa ng otoridad para once and for all ay matukoy nga kung itong taong ito ay membro ng teroristang grupo, Maris. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Oscar Oida.